A few moments later. Ampo, medyo matagal pa po ata. Hindi po ata mag-operate kasi umalis po yung driver ng crane, no? Umalis po siya. Pero umandar po yung na crane yan. So, hindi natin pwedeng mahintayan po kasi medyo patahapon po yung mag-operate. Kaya pupuntahan na lang po natin yung pinangkadulo nito. Kung hanggang sana po siya nakarating, mga kachaptoy. Yan po. At yan po ang tawag pala natin sa bagong call sign natin, mga kachaptoy. Kasi napansin ko sa aking vlog, sari-sari. Kaya naisipan ko na tawagin na lang ang ating mga kachaptoy. Yan po. Ano? Ganda gago! Ganda ilog dito. Yan po. Oh. Ang ganda ng ilog tsaka nalinis to, kaya nakitang-kita mo yung ilog ng kachat ko. Oh. Diyan po dadaan yung van. Ay, kita ba mo? Yung van yung stand. Ay, ayan ako na. Ayan po. Ayan po. Napakalinis na po ng kwan dito. Yung ilog. Doon po sa dulong-dulo na yan, dyan dadaan yung LRT 1. Yan po. Pupuntahan po natin yung pinangkang dulo. Medyo mainit po, mag-alaw na na ng tanghali. Lakadin lang natin, gandun. May dulo. Yan po, yan nga po yung sarado na alin dito. Sarado itong kabana ito ng Dr. Santos at dito po sila nag-divert party. Daming aeroplano. Yan po. Daming aeroplano na dumaan. At andito po may shikis din po dito. Ano, yan na po yung kabaan po ng LRT 1. Pupuntahan po natin yung pinagkadulo niya kung hanggang sana po yung girder niya nakaabot. Yan po yung mga update natin dito, mga kachaptoy, sa LRT 1 station. At sana na magustuhan yung ating update dito. As of April kung po ngayon, April 16, 2021, at tanghaling tapat. Kaya pinilit lang natin na makarating po dito. Tapos ang haba na po ng van, LRT 1 extension. Nandun na po yan sa may dulo. Pasisilipin natin. Sarap ng init. Ayan si Bayo Robert sa baba. Ingat sa akin. Land Transfer Station Office. Ito pala yung kwan dito. Dito lang pala yung LTO ng Paranaque, mga kachapsoy. Oh. Andito lang pala ang LTO ng Paranaque sa may ito na, sa may Dr. Santos. Ang pinaka-address na LTO Paranaque. Center. Walang address ha. Ito, Republic Act of the Philippines, Department of Transportation, Land Transportation Office, 173 Olivares Plaza, Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, City of Paranaque. Barangay San Dionisio pala daw, mga chapsoy, hindi sila tama, Barangay San Dionisio pala daw. Ayan na po, andito lang pala yan na LTO ng Paranaque. And at least may nabago tayong na-discover. Andito pala yan sa may kwan lang, San Dionisio. Mali pala yung sabi ko kanina na kwan.
Doktor eh, pero tama ba doktor? Oo, doktor eh, San Dionisio Street. Barangay San Dionisio. Ha? Saan po? Napakahaba na. Dito na po yan dati, nakapasok tayo dito. Pero ngayon, parang hindi tayo magkapasok yan mga kachapsoy. Pero yan, at napakahaba na po. Nung last na update natin dito, nung nakarating tayo doon sa may La Huerta, itong girder po, hanggang dito pa lang. So ngayon, andun na. Ayun na po, at ang haba na nga po ng tugtong. Andun na po. Ayun o, oh, tumawid na ata sa ilog po siya. So titignan natin kung hanggang saan na po siya. Tara, doon sa may dulo tayo. No? Andito na pala yung pinakadulo ng LRT. Ayun po, at itong lina to, salukuyang isinerado rin po nila. At andun nga po yung ano, tuloy-tuloy po yung pagpuan nito. Trabaho, sisilipin lang natin. Ayan na po. Hanggang dito na po yan siya. Ayan o. Napakahaba na po na gawa. Patawid na po yan dito sa may papunta na po ng La Huerta. Ayan na po. Andito na pala yung girder. Launcher na gumagawa at dyan po at tuloy-tuloy yung pagkatrabaho nila kahit tanghaling tapat. Wow. Tingnan mo ba naman mga kachaptoy, itong puspi na yan, lahat po yan ibabaon dyan sa ilalim. Oh. Ganyan po kahaba yung ibabaon ng pinaka-fundation ng puspi. Yan po kahaba yung pinaka-fundation niya na ibabaon. Tipin nyo na lang kung gaano kalalim yan. Oh. Lahat po yan, walang matitira. Ibabaon po lahat yan. Dito sa lupa, ganyan po kahaba. Pero may dugtong pa yan. Mayroon dalawang dugtong pa yan. Oh. Ayan po, at kasulo po yung binibuilding po nila. Hanggang dito na po yan, sa may ilog na to. At yung ilog po, ayan po dyan. At ito naman na lin na to. Pero yan, kasulo po yung sinarado at nire-repair din po nila. Sir, Dr. Sir, 5-9. Anong San Dionisio pa rin to, sir, no? Ah, La Huerta na. Ayan. La Huerta na nga po pala ito. At doon naman sa kabila na yun, andun na rin po yung mga kwan. May kwan na rin po dyan. Mga puste na rin dyan sa La Huerta. Ayan po. So, titingnan natin mga kachapso yung doon sa may area na sa may kapila. Ito yung atin mga 5-9 dito. Kasunod po yung itong lina to. Sarado po, sarado. So tatawid po tayo dito sa may kapila. Doon. Para silipin din natin yung andun nga sa may kuha na. Sa ilog siya, nakatawid. At di tayo makatawid kasi tuloy-tuloy pa yon mga sasak dyan. O. Po ang update natin dito at ang aling tapat po yan. Sinilit po natin na magkarating dito para magkaroon po tayo ng update dito. Yan nga po ang kaganapan dito mga kachapsoy sa area na to ng LRT1. Nandun na rin po yan mga yan, sa ilog ng La Huerta. Napakabilis. Lapit na to sa papuntan itong Baclaran. Tayo magkatawid. Handahan lang tayo. Pagtatawid natin. Ayan. Tawid ko tayo dito. Ayan po. Dito yung mga trabahante. Andito na po yan. Mga kachapsoy. Sir, good afternoon, sir. Vlog lang, sir. Ayan na po yung mga crane nila. Nagamit. Ayan po. Salamat po yan sa mga project ni Tatay Digong na malapit na mga tapos, mga kachapsoy. Andito na po yan sa tabi ng ilog ng La Huerta. Andiyan na po yan. A few inches later. Yan lang ang update natin dito mga kachapsoy. At abangan naman ang next natin na vlog. Yan ulit tayo. Yan, at pauwi na po kami. So yan po. Medyo maluwag na po at tanghaling dapat. Dito
anong lugar ito? Lugar ka pa rin ito na. Papunta na kami doon sa Merville, Paniaque. So, yan po ang update natin dito sa LRT1 extension.